Hello mga kabiyahe, mga kagilas, mga kawiban 25. Share ko lang sa inyo na bili ko pong mga PS ano. Ito po para sa ating Wiban 25. Mga ano lang po ito aftermarket. So tatry ko lang to mga aftermarket ito na nakikita nyo to. Kung okay ba siya, kung tatagal ba sa ating Wiban 25. Kung umabot siya ng mga 2 years to 3 years ba, eh, okay na okay na sapat na sa akin yun kasi 9 years naman tong motor ko na to eh. Then 131K odo na to eh. So para sa akin, napakasulit na nito sa akin. Kaya okay na sa akin to kung mabot ng mga 2 to 3 years. So papakita ko lang sa inyo yung aking ano. Ito pa yung aking cams na. Ito pa mga kagilas. Yung cams natin ay gawa po siyang ano. Japan daw. Japan. Pero naka ano naman siya embedded eh. Hindi naman siya ano. Ayun na. Japan. Ito nyo naman. And NTN. Ayan. Kasi minsan po mga kabiyahe, minsan dyan, ginagawa po nila dyan, isa lang po yung pagawaan, pinapactory, tapos para sa repacking, syempre doon na magbabago, ano ba, pag sa Honda, sa katosong sa R8, syempre, kumbaga isa lang kinawala nila, pero pag repacking nga, syempre, mas mahal pag Honda, syempre, may pangalan yun eh. So, di ba yun, ito naman, nung cams ko, kasi kaya po, namili ko ng cams, kasi pag binibirit ko siya, may, ito lumalagatok dito. Ang problema sa akin siguro, kaya maingay siya dahil itong bearing. Yung cams, di naman basta sira kasi de-bearing yung ating cams eh, no? Sa web, di ba? De-bearing po yan. Ang problema siguro, yung kaya siya maingay, parang lumalagatok siya. Or parang, ano, lagitek. Siguro yung, like, pinag-ilagyan na aking bearing, may alog. Ito, di ba? Ito yung bearing natin. May alog to. May alog. Pero okay naman po, iwan ang problema naman po yung kahit may alog yung. As long as nag-change oil ka at maagap ka sa change oil. Walang problema yun. Ayoko lang kasi medyo maingay lang. Medyo malagitik siya. Hindi ko dala yung susi kaya hindi ko mabuksan eh. Pero yun nga, sa mga vlog ko na makikita naman, narinig na nyo naman kung maingay yun. Ayan, ito po, tulad nyan. Ito ako, ito syempre, diba? Ang pagbibili po ko ng cams po, standard lang po. Standard na pang Wiban 25. Standard lang. Alam na nila yun. Then sa clutch housing naman po ay HCL lang. Ito mo, ito ang bili ko pala rito. Pag ito yung bumunta rito ay parang mga 300 yata ito. 250, parang ganyan. Sa ganyan, 300 kasi medyo nakalimutan ko. Medyo matagal na yun eh. Ito naman sa clutch housing ng SAL. Try ko naman ibang brand aftermarket kung tatagal siya. Ayan o. Oh. Yung clutch housing na, clutch housing ko. Ayan, kung tatagal siya. Kasi ano eh, may gasas yung aking clutch housing kaya para malagotok siya. Ito may tama na to. May gas, may uka. Yung sa stock ko. Ayan. Yan. So, ito parang mga worth ano yata to guys. Mga kabiyay, parang mga 300 yata, 350, parang ganun. Basta wala pa siyang 500. Ganyan. Then, ito naman nabili ko ay, ito naman, pang TTGR. TTGR siya. Pag bimili po kayo ng clutch shoe, o clutch bell, mga kabiyay, wala po siyang ano eh, ito na bibili mo, o kaya ito. Kailangan na po siya, combine po siya. Combine. Ayun na, pang Wiban 25 po yan. Ito na po, Wiban 25. So, ang bili ko rito, ano, 1-2. Kasi ang original ito, alam ko, mga parang 3,000 yata may get. So, tatry ko lang kung okay din ba yung aftermarket, di ba? Try natin. Wala naman masama eh. Kung umabot siya 2 years to 3 years, hindi na masama. Yan. So, papagawa to ko sa kay As Michael. Yan, katulad po nito, di ba? Mga kabiyay, di ba? Ang KPH, di ba? Alam naman natin, original pang Honda yan. Pero parang original naman siya kasi, ayun o, yung kanyang embedded nakalagay dito KPH. Kasi pag local siya, dapat alam ko, dapat ano siya, hindi siya malalim, yung parang nakadikit lang, parang sticker, parang ganun, di ba? Kasi naka-embedded eh. So, baka mangyari din, baka yung kinagkuha na ito ng Honda, saka ito, isa lang kinuwanan. Pero, syempre, dahil, syempre, mas Honda sa TTGR, syempre, mas sikat yung Honda, di ba? So, doon na nagbabago yung rebranding na, yun, kaya ano, kaya ito mas mura. Di siya pwede tumapas sa Honda. Ay sabihin mo silang parehas lang ng pinagkuha lang. Kasi, bakit? Siyempre, natapat ka sa Honda, big name yun, di ba? Kumaga, yun ang nakikita ko doon. Hindi ko lang sure kung ano to. Pero siyempre, pag binuksan ko po yung makina ng aking Wave Gilas, don't worry po, bibidyo ko rin po yun para ikumpara natin itong aftermarkets ko sa mismong, mismong laman ng aking Wave 125 para makita natin kung ano yung pagkakaiba nila ng aftermarket sa original mismo. Ayan, ito yung ating, ano to, clutch belt eh. Parang ano to, clutch shoe ng clutch bell. Ayan, ito po. Ayan, ito po yung aking clutch bell. Kasi sa akin kasi ito, may uka na po yan. Malaman nyo po yan, mga kabiyay, kapag may problema yung clutch bell nyo, pag
pag galing ginto, as pag meron kayo, nanginginig, may dragging. Para sa scooter ba may dragging? Yon, doon siya. Si may iuka na yon. Ito may iuka na to kasi pero okay naman siya, minimal lang. Hindi pa naman sa doon makapal na makapal. Pero may iuka na siya ganyan, no. Ay, may iuka na siya kasi pag pinasok mo dito yan, bali na kaganyan yan eh. Ganyan to yata to. Ganyan yata. Basta yan. Kasi to, kinakain niya na yan eh, itong gilid po. Kaya nagkakaroon siya ng dragging. So yun. So yun lang mga kabiyay. Don't worry pa mga kabiyay, mga ka-weave 125. Pag nakabit ko po sa weave ko to, itong mga piyesa ko na to, aftermarkets ko na yan, eh bibidyo ko naman po yan para mapagkumpara natin. So ito, mga word 350 yata to. Tapos ito ano lang to, 1, 2. Kasama na itong ano, kasama na po yan. Then ito ay mga 300. Yan lang. Ingat sa atin mga kabiyay.